Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ben si Supremo kung makukuha ba daw nila ang mga grupo nga ng mga batang tundo. Ngunit ayon nga kay Supremo, iba ang mga taong pinanganak sa tundo, iba din ang sa Quiapo. At pareho silang uhaw sa pangangailangan. Sa bandang dako naman sa Divisoria, habang namimili itong si Chiki, Jail at Mukang ay may nakamasid na sa kay Mukang habang naglilabas ito ng pera sa wallet niya. Kumuha siya ng tiyempo at agad niyang hinablot ang bag ni Mukang. Tinangka nga itong habuli ni Mukang, ngunit Mukang malabo na nga itong mabawi dahil sa bilis nga itong tumakbo ang snatcher na ito dahil kabisado na nga niya ang lugar ng Divisoria. Agad itong napagtaguan na nga itong si Mukang. Samantalang bumili na nga ng mahahabang armas itong si Supremo bilang paghahanda nga nila sa pagsugod nila sa kota ni Agustos. Dahil ito nga ang dahilan ng kanyang pagkakulong sa mahabang panahon. Sa pagdating nga ni Lola Tinding sa lugar nila, sinalubong agad siya ng mga tsismosang niyang mga kapitbahay. At dito nga niya nalalaman na ni Lola Tinding ang mga kaguluhang ginawa ni Ligor sa lugar nila at pinagbabaril nga itong si Tanggol. Kaya agad-agad niyang pinuntahan si Lola. Ni Lola Tinding itong ang apo niyang si Tanggol sa tinitirhan niya at labis nga daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya dito kay David. At nais nga daw niyang magbago at ayusin ang landas ng kanyang tinatahak. Sobrang awa nga itong si Lola Tinding sa apo niyang si Tanggol kaya mahigpit niya itong niyakap. Kailan kaya makakalaya si Tanggol sa kalupitan ni Rigor? Kaya yan ang ating pakatutukan at pakasubaybayan dito lamang sa MPJ's Batang Quiapo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Paalam. God bless. Bye.